kamay lamang. Ah, kamay lang ginano niya. Oh, hindi baril yun. Teka, kaiba ng baril sa kamay. Kaya sinungaling, sobrang sinungaling yan. Inaabot niya. Agoy. Tapos po, ay siya naman po'y labas-basok dito sa bahay. Hindi ako nabibigyan yan. Pagkain na po dito. At parang dictator eh. Ang labas. Sir Rolando, magandang hapon po. Magandang hapon po, Senator. Ah, dati po kayo nagtrabaho sa Saudi. Opo. Eh, sasaluduhan ko muna kayo, sir. OFW kayo, sir, di ba? Bakit kayo nagkatampuhan? Eh, isang araw, June 30, pumunta kami sa Juan sa farm. Sa farm? Farm namin. Okay. May pinarepair siyang CR sa labas ng bahay. Mm-hmm. Nag-iba ng bagyo. Mm-hmm. Tapos, siyempre, pagod daw, medyo may edad na pukpok pa, yung ano ng bubong. Kaya po nagkarpintero. Okay. Tapos, yun eh, mga 4 hours kong ginawa. Tapos, wala kayong kasama? Katulong? Ako lang, sir. Oh, galing naman ako lang sir. Mag-isa. At sanay naman ako magawa-gawa ng mga, okay, mga kwan. Tapos, nagtabas-tabas ako ng mga kahoy. Partida pa yun. Pagkatapos magpukpuk-puk-puk, nagtabas-tabas pa. Oh, okay. Ganun, mga damo, dahil malagunat, matagal lang hindi na lilinis. Ay, sobrang sipag nyo naman, sir. Oh, sir, ganun nga. Oh. Eh, nung bandang 4 o'clock na uuwi na kami, pagod na bagya na nga ako makarating dun sa highway na sasakyan namin pa uwi. Opo. Sa pagod, masakit ang braso, masakit ang binti. Mm-hmm. Dahil nakauwi na kami. Tapos bumili pa nga siya ng alaksan, tapos pinainot, maalis ang sakit ng katawan. So alam niya na masamang pakiramdam niyo? Masama kasi pakiramdam. Kasi siya pambumbing gamot. Okay. Oh. Eh di, nung kinabukasan ng umaga, nung gabi may binabad siyang mga lalaban, mga damit. Mm-hmm. Nung kinabukasan, pinalalaban sa akin, eh mas mga pakiramdam ko at masakit tayong katawan, mga braso. Ay, gusto niya ikaw ang lalaba? Ako ang maglalaba. Doon sa mga damit mo? Damit namin. Naming dalawa. Damit niyo? Oh. Eh, ganun na nga, masakit katawan mo. Lumabas muna ako, compound kasi yung aming tinitirang yun eh. Opo. Pagbalik ko, ako, nasa na yung damit. Huwag na, ako na lang maglalaba. Ay, nagtampo na? Nagtampo na agad. Ganun ang ugali nun, nagtatampo. Pag sinabi niya, susunod agad ako. Nakapikit tapos sundin mo? Dapat sumunod agad ako sa sinabi niya. Ay, parang dictator eh. Ang labas. Kung anong gusto niya, siyang masusunod. Eh, gawin boss, ko ko agad. Yan talagang tunay na commander. Ay, siyempre, masama yung pakiramdam ko. So anong ginawa niyo? Baka naman sinaktan mo? Wala. Kahit sarap lang Diyos, hindi ako nag... So anong ginawa mo? Bakit siya magtampo ng ganun-ganun na lang? Ay, ganun na lang. Anong ginawa mo? Baka may ginawa ka? Wala, sir. So, hindi mo lang sinunod yung gusto niya na maglabas siya? Pero, gusto, sabi ko, dasa na yung damit, lalabang ko na. Ay, ayaw na siya na daw maglalaba. Nagtampo na. Oh, so tapos ayun, nun, ayaw ka na pausapik? Eh di, nung ano na, ay, para hindi na ako bigyan ng pagkain. Ayaw ka na pakainin? Two months. Nag-umpisa ng July 1 hanggang... Napakalit na bagay. August, no? Napakababaw na dahilan na. Two months na dahil lang doon. Pero willing ka naman makipag-ayos. Mag-zoming. Kahit na hindi nag... Ganun kasi kung minsan susuyuin natin mga misis natin, mga girlfriend, mga living partner, kailangan suyo. Pero yung kabila din, dapat umayos na. Dahil ang relationship, it should be a two-way street. Hindi pwede one-way. Dahil pag hindi, maging toxic ang relationship nyo later on. Away ng away yan, sigurado. Ma'am Elba Montoya. Ma'am, salamat po sa pagtanggap na aming tawag. Ma'am, andito po si Sir... At manlalambing sa inyo na huwag na ho kayo magtampo pa, kasi po, maliit na bagay lang po pala. Alam niyo po mismo na masakit ang katawan niya, kayo po mismo bumili ng gamot at kinabukasan, pagod pa rin po siya. Baka hindi pa nakarecover ng sakit ng katawan sa mga ginawa niyang trabaho kaya siya nagkasakit o sumakit katawan. Pinalalaban mo siya. Sana po maintindihan nyo. Ma'am, ba't nagtampo pa rin po kayo? Hindi po yun ang dahilan. Ah, hindi. Ano po yung dahilan? Hindi po. Ganito po yun. Okay. Magkasama po kaming dalawa na nagpunta sa farm nung araw na yon. Yes, ma'am. Ako po ay naglinis doon sa farm. Siya naman po ay naggawa noong toilet na tinakpan lamang po niya ng tambil yung toilet po. Haba po siyang nagagawa, ako naman po ay naglilinis din doon. Okay. Kami po ay umuwi ng hapon. Mm-hmm. Pagka-uwi po ng hapon, ang aking puntuhod ay sobrang sakit. Ay, pareho kayo. Ay, pareho pala kayo. Dahil matanda na din.
Matanda na rin po ako, 74 years old na po ako. Masakit po yung tuhod ko talaga dahil dalawang araw po ako nagtrabaho doon. Okay. Tapos po, nagluluto pa rin po ako. Mm-hmm. Ngayon po, ako po ay nagluluto, din nasandok po siya, pinababayaan ko. Pagkakasandok po niya at nakakain na, iiwanan lamang po doon ang kanyang kinanan sa lamesa. Mm-hmm. Hindi na po niya nadadala sa labas. Mm-hmm. Eh, hindi ko na din po yung pinansin niya, ina po. Tapos yung sinasabi po niyang maglalaba, ay dahil masakit nga po niya, hindi na po ako nagpalaban. Nagpalaban na lamang po ako sa laundry dahil pwede naman po magpalaban sa laundry. Tama. Tapos po, nung siya po'y nakatanggap ng 5,000 sa ayuda, ay kasi po kami ha, kanya-kanya na po. Ako lang po nabili ng pagkain, pero yung kanyang sariling perang, tinatanggap kanya lamang po. Ay! Nagalit po niya sa loto, sa sugal. Alaka! Sa weteng. Alak! Po, nasasaktan po ako dahil ako po'y hanap buhay. Siya naman po, niwawaldas lang ang pera. Masakit po sa akin yung bilang isang babaeng naghahanap po'y 74 years old na po ako. Ay ako po'y lakad lamang naghahanap po. Naghahanap po ako ng Natasha, Avon Products. Nagdi-deliver po ako ng bigas. At saka po mga itlog. Para makakain din lamang po siya. Kami magkasama dahil kami lamang pong dalawang magkasama sa bahay. Pero, hindi po niya pinahalaga yun. Tuloy pa rin po ang pagsusugal niya at pagbebeting at magluloto. Lagi ko po siyang nakikitang nataya. Kitang-kita po na aking mata. Sabi ko kung yung tinataya niya, binibili mo na lang ng pagkain. Ay, sayang naman, sabi ko sa kanya. Hindi na din ko inaano. Tapos po, sabi ko, oh, nakatanggap pa naman ng 5,000. Pwede mo ga akong bidyan dun sa 600 na hiniram mo dahil sabi mo naman sa akin na hiram. Ay sabi, hindi ako may paggagamitan ng pera. Ay di, hindi ko na din po pinansin. Ngayon, nakatanggap naman po uli sa senior citizen ng 3,000. Sabi ko, nag-aantay po kung abutin yung 600. Hindi pa rin po niya inaabot niya. Agoy. Tapos po, ay siya naman po labas pasok dito sa bahay. Hindi ko naman po siya pinalis. Ay nga lang po, nagtampo ko dahil po, nagkakapera siya. Hindi man lang po niya ikakain ako sa labas. Nagkapera po siya ng 18,000. Hindi man lang ako, tayo mami sa labas, samantalang pag ako po may pera, niyayaya ko po siya kumain sa labas. Eh bakit pag siya may pera po eh, pansarili lang po niya sa kanyang bisyo. Doon po ako nasasaktan dahil sa akin po mahalaga ang pera dahil ako po ang nag-aanap buhay. Yun lamang. Kaya ako po sa kanya po, maldas po siya, baliwala sa kanyang pera kasi yung po eh, siya lang po, nakakagastos na lang. Ni tubig nga po ng yung mineral water na 30 pesos, hindi nga po siya makabili. Ako lang po lahat, pero hindi ko na po yung pinapansin, basta ayos na lamang po, pero nasasaktan na po ako ng nasasaktan. Kaya yung pong minsan ako pinagluto, hindi na po ko siya niyayang kumain dahil nang nasaktan na po ako. Tapos po, sabi ko po sa kanya, ikaw na may nagkakapera, eh, bakit hindi ka naman nabili ng pagkain natin, laging ako na lamang ng ako. Okay. Eh di, sabi ko po sa kanya, ay, bumili ng iyong pagkain. Kaya po, ako naman po may inaalagaan pang may sakit na kapatid na baldado ho din eh. Sir, ikaw ang natulfo dito. Totoo yan. Tama lang yung ginawa ni, sorry ha, ikaw na sarap ko, sir. Tama lang yung ginawa ni ma'am. Kulang pa nga yun eh. Napakabait pala ni ma'am. Pera niya, pera nyo. Pera mo. At pinansusugal mo lang. Winawaldas mo lang. Nako sir. Tapos yung 600 na inutang mo sa kanya, hindi mo mabayad-bayaran, eh dami mo naman palang pera. Sandi lang sir. Tapos, ang kailangan lang niya is, ang para sa kanya, kailangan niya dapat, nilalambing mo siya, i-dinner mo siya. Ilibre mo siya sa labas. Hindi mo magawa-gawa. Ang nililibre mo, weteng. Nililibre mo yung loto. Ay, nako sir, ikaw may kasalanan dito. Promise. Hindi ako naawa sa inyo sir. Kanina naawa ako sa inyo, pero hindi. Sir, nanggigigil ako sa iyo sir. Sir, yung mga sinasabi niya hindi totoo. Napakasinungaling niyang babaeng yan. Bakit mas nasabi sinungaling yung lahat ng mga sinasabi? Pero tumatay ka ng weteng. Tumatay, pero paminsan-minsan. Lang, hindi, tumatay ka ng weteng. Tumatay ka ng loto. Paminsan-minsan sir, okay, nababakasakali. Sir, itigil mo na yun. Oo, yun. Tama sir. Titigil ko na. Buti sana sir kung marami kang pera. Kung tama-tama lang pera mo, huwag ka nang tumaya. Lalo sa wedding. Baba ka sakali. Naku sir, hindi. Ang sure bull sir, yung ibili mo ng pagkain, i-date mo si ma'am,
magbumili ka ng damit sa kanya, bumili ka ng bulaklak, yun yung sure ball. Merong long term na result yon. Sa loto, ang result, palaging talo ka. Sa wete, ang result, talo. Ang long term result dito sa pag siya ay nilambing mo, binigyan mo ng pagkain, damit, bulaklak, long term yon. Hindi niya makalimutan yun sa puso niya. Yun yun, sir. Eh, yung tungkol naman, sir, sa pagkain, alam ko namang ang pera ko'y nasa kanya lahat na pinaghirapan sa paghahanap buhay ko. Yan. Yan ang kanya laging pinasisinungalingan na ako nagbigay sa kanya ng pera. Yung po ay naubos na rin sa kanyang mga anak. Naku, napakasinungaling niyang tao na yan. Number one. Kami po'y nagkanya-kanya na yan. Dahil po kita ko sa kanya ay siya'y sugarol, kaya po ako'y nag-isip na din sa sarili kung kailangan ako'y makaipon, dahil paano po ako pag tumanda, paano po ang aking gamot. E wala naman po akong laging hihingan. Sarili ko lamang po ang nag-ano. Siya po ay, palibasa po siya ay ano, sugarol, waldas po yaan. Ang pera, baliwala sa kanya. Nung sinasabi niya pong nagpapadala ng pera, iniubos din po yun sa kanyang mga anak, dahil kapisan ko ang kanyang mga anak, ang kanya din mong mga anak, ang ano, ang nakinabang noon. Hindi po ako, ako po ay laging naghahanap buhay. Okay, pwede ba sir, magbati na lang kayo? Pakong baba ka na lang siguro. At ma'am, willing ka ba ma'am, tanggapin yung kanyang sorry at magbalikan na lang kayo at magpadala ka ng pagkain, kung ano man dapat yung ginagawa mo noon ng paglalambingan nyo, ibalik natin. Okay lang po ba, ma'am? Hindi na po. Ako'y tinutukan din po na yan ng baril at yan po yung pagka nasa kwarto yun, kami. Yun. Napakasinungaling ho niyan. Nanuto ka ng baril? Hindi ho. Sinungaling yan. Ay po, itanong ninyo sa barangay. Pinabarangay ho niya ako. Pinabarangay ko po yan sa barangay. Sinungaling, napakasinungaling ho. Kaya gusto ko ngang idemanda ng perjury dahil hindi totoo. Ako hindi nanunutok ng baril. Ako'y nagpunta sa Bawan Municipal Court at sinumbong ko yan sa pulis. Sabi po ng pulis, pagka daw po sinumbong ko ay dadamputin na po yan. Kaya doon daw muna po ako pumunta sa barangay ng Poblacion Dos. Kaya nagpunta po ako doon, nagpa-blatter po ako sa kanya. Kahit po tingnan doon ang record, naka-blatter po yan. 2017 po yon. Ano po yung ginawa niya? Kaya kayo nagpa-blatter, ma'am, ulit? Hindi. Kamay po. Kamay ang kanyang tinutok hindi na baril. Parang baril. Tapos kamay, po, pag nasa porto, kinakasin po yan ang baril. Hindi ko tinutok sa kanya. Ako hindi marunong manood. May baril ka? Meron, sir. Pero lisensyado yan. Pero hindi ako, wala tayong problema doon, lisensyado. Okay yun. Pero itinutok niyo. Hindi, sir. Hindi. Hindi po, yung kamay lamang. Kamay lamang ah, po. Ah, kamay lang, ginano niya. Oh, hindi baril yun. Kaiba ng baril sa kamay. Kaya sinungaling, sobra sinungaling yan. Sobra. Ma'am, sandali, awat. Ma'am, wait. Iba po yung tinutukan ng baril, iba yung tinutukan ng kamay. Ganon. Daliri. Wala po yun, ma'am. Walang kwenta. Blatter niya akong ganun. Science po yun na gusto niya akong pagdating ng panahon. Ibig sabihin, pwedeng pagbabanta. Oh. Yun. Okay. Oh. Pero yung sinabi nyo kasi tinutukan ko ng baril. Wala naman baril. Yung kamay yun. Hindi baril. Pwedeng banta. Pwede po yung masabi na parang nagbabanta. Ayun. Sir, huwag mo gawin yun. Kasi lalo pag matatanda ng mga tao, sensitive na yun. Huwag kang, ginanon mo? O, pagbabanta yun, sir. Wala akong ginawang ganun, sir. Hindi ko ugali. Yan eh, 32 years kami nagsama. Hindi nalapatan ng kamay ko. Kahit sa beses. Naintindihan ko yan, sir. Pero yung pagtututok ng kamay, parang ginaganon mo, sir, eh pagbabanta. Hindi ho. Hindi, ako, ang basa din po noon ng ibang tao, well, at least kung depende sa tao yan eh. Kung may tao na sabihin, biro lang yan, wala yan sa akin. Pero may tao, yung pagbasa nung pagganon mo ng daliri, pananakot yun. Pagbabanta, lalo pat may baril ka, buti sana kung wala kang baril. Gaganon ka nang wala kang baril, maunawan pa natin, pero may baril ka eh, tapos gumanon ka ng daliri pero mo. Pero sir, yun eh, nung pumunta siya ng London, pagbalik, nagkabati na uli kami, hindi daw totoo yung sinabi niyang tinutukan okay. Siya ng baril. Po. Willing ba kayo makipagbati? Magbalikan? Ano bang purpose mo punta rito? Magbati kayo o mag-away palalo? Palahapain natin o magdidimanda? Meron pa sir akong purpose na kuhan. Anong purpose? Yung mga pinaghirapan kong perang galing sa abroad, napunta sa kanya lahat. Noon siya umalis na papunta sa Pilipinas, binigyan ko na siya ng $2,000. Inabot ko mismo personal
nung siya uwi dahil magpapagawa daw okay, ng sige. Bahay. Bakit sinusumbat mo ngayon yung mga naibigay mo, sir? Hindi ko sinusumbat. Gusto ko lang. Tapos ako pagpadala pa uli ako ng $1,350, $1,600. Tapos nag-open siya ng dollar account. Nakapagpadala ako doon ng almost $5,000 na ilagay sa mga property yun, na imbis na yun. Siyempre, kikita yung pera ko. Bakit ngayon hindi niya ako binibigyan ng share? Pag ako'y kumihan ng pera, kahit isang biojessic na binili ko, sisingilin ako. Pero paano yung pera pinaghirapan ko na walang mangyayari doon sa pinaghirapan ko? Napakahirap magtrabaho sa Korea. Pag sobrang lamig doon, ay na... Yeah, ganito sa nabanggit naman niya na siya po'y nagluluto sa inyo. At nung yan ay ayos pang ugali, ako nagbabayad sa laboratory, sa check ng doktor. Nung manong pong yan ay ayos ang kanyang ugali, ako pong nabili ng gamot. Pero nung ako po ay kanyang inaano na, yung sinasaktan na pong kalooban niya, siyempre natampo na po na parang ginagamit na lamang ako po na yan. Sir, ganito sir, ano? Total, di tulad ng mga isunusumbong sa atin dito, Shari, na bigay ka ng pera, then later on, wala ka pala maasahan, walang nangyari. Apo. Kumbaga, pinaasa, pagdating dito, meron pala ibang kinakasama, o may ibang boyfriend. Eh, sa kaso po ni ma'am, talagang halos mag-asawa na kayo. Oo, hindi kasal na lang kulang. Ilan po? 32 years. Oh, wala nang sumbatan. Hindi mo na pwede isimbat yung mga binigay nyo, sir. Kasi ang haba na lang pinagsamahan nyo. Kaso nga, kung sir. Kung ano man yung nagpalitan kayo ng pera o kung ano man yung naibigay mo sa kanya, kahit naninegosyo pa niya yun, parang asawa mo na siya eh. So, wag mo na isumbat yun. Sir, sorry sir, hindi maganda ang dating sa akin na 32 years na kayo nagsasama. Ngayon mo lang isusumbat yung mga ganong klaseng issue. Dapat tayo, kunyari sa asawa mo o kung girlfriend mo o deep in partner mo, hindi mo na sinusumbat yung mga naibigay mo. Kasi nung binigay mo yan, bukal naman sa kalooban mo. Tama? O. Kaya nga nagbigay ako para ipo. Kaya nga sir, bukal sa kalooban mo. Now, kung ano mang gagawin niya sa pera, maliban na lang kung nilustay niya, ibang usapan niya, pero kung ganun invest niya, bukal sa kalooban mo, hindi ka naman niya pinilit, huwag mo nang banggitin yun, sir. Hindi po maganda ang dating. Dapat bigyan niya ako ng kabahagi man lang. Para may pantaya ka. Hindi naman, sir. Yung pang personal kong gamit na may bibili na akong kung magmimerienda, eh wala akong kapera-pera. Ma'am! Sige, ganito. Hindi ako nabibigyan yan. May pagkain na po dito. May pagkain na. Hindi ko po pwede bibigyan siya ng swerte ko pa nung ako po ay dalaga pa. Kaya po Montoya nakalagay sa tax declaration. At yan po'y pag nasisira ang mga apartment na yan, ako lang po nagpapagawa. Kaya siya'y walang karapatan diyan. Nung, yan o ay apartment, yan o naman hindi apartment, kwarto-kwarto lamang. Yan o ay nung makapisang po yan, yan o ay nakatayo na yung kwarto-kwartong yaan. Okay. Kaya hindi ko siya pwedeng bidyan. Lulustayin lang na yan. Magwe-wetting lang niya at loto. Tapos ako pa rin ho magpapakain sa kanya. Hindi, sir, hindi sir, yung nung pagawa yung mga bahay na yan, ako nasa abroad, hindi niya isinama sa mga dokumento yung pangalan ko. Pangalan lang niya. Bakit ko isasama yung wala naman nung sinisiner na perang para pambigay din yan sa mga property niya? Bakit ko isasama ko? Yun nga, pinaghirapan ko naman yung pera ngayon. Bakit hindi niya isasama? Makasarili siya. Pangalan ko na nga nakalagay. Kung siya yung binigay na pera, siyempre siya hindi kasi kung hindi siya nagtampo ng dalawang buwan, hindi mabrought up ito mga pagbibigay mo ng pera, ngayon mo lang sinusumbat kasi nag-away kayo. Pangit yun, sir. Dapat, kung meron ka man dapat isumbat, meron kang gustong ihilingin sa kanya, yung hindi kayo nag-away para mas madaling niya maintindihan. Ngayon, ang dating dito, gusto mo ng gulo. Kaya ka nang gugulo, ngayon lamang, dahil nagtampo siya. Ito, sir, turo ko sa iyo. At sa lahat naman nanonood, kung meron pala kayo mga naibigay sa inyong mga asawa, sa inyong mga girlfriend, live-in partner, sabihin nyo yon, i-open up nyo yon, pareho malamig ang ulo nyo. Example, oh darling, kumusta na yung 5,000 na binigay ko sa iyo? $5,000, di ba? Kumusta na ganoon? Maganda na pala negosyo, baka pwedeng bigyan mo naman ako dyan. Hindi kayo nag-aaway. Hindi init ang ulo niya. Di ba? Maintindihan niya kasi malamig ang ulo niya pareho. Tapos maybe tanungin niya, bakit mo nabanggit? Eh kasi meron sana akong gustong bilhin na sabi mo, motor. O, para naman may motor tayo, mag-angkas ka sa motor ko. Yung mga example lang.
sabihin mo yon kapag hindi kayo nag-aaway. Pero kung nag-aaway kayo, sa kung may susumbat, lalaking away nyo. Believe me, believe you. Okay? So, ganito na lang. Pwede ba mag-usap-usap na lang kayo ni ma'am? Sa barangay, samahan namin kayo. Okay sa'yo. Pagbatiin namin kayo. Tapos, marriage counselor. Kuha ko. Okay sa'yo. Sponsor ko lahat. Ma'am! Oo. Meron akong suggestion. Dadaling ko kayo sa Shangri-La Hotel, magandang room, at bibigyan ko si Sir ng robas. Ma'am. Wag na lang. Ah. Oh, wag na lang po, sir. Ha? Wag na lang po, sir. Ma'am, pagbabatiin kayo, ma'am, okay? Mag-usap lang kayo sa barangay. Ma'am, ganito na lang po. Pagbabatiin, mag-usap po tayo sa barangay, kasama po kami. Subukan po natin. Okay, ma'am? Pagbigyanan. Ma'am. Opo. Usap tayo sa barangay, pwede, sasama po kami. Ayun, usap kayo ni sir. Tapos kung ano man po yung mga problema na pwede kami makatulong para maplansya yung problema, andito lang kami. Okay? Opo. Tapos ngayon mag-dinner kayo. Kasi nabakit imam dinner, candlelight dinner, ma'am, gusto mo? Hindi na lang po, sir. Salamat na lang po. Meron dyan sa ano, yung sa hindi rin po ako nakakalos na, mag-isa. Yung pinupunta hindi namin ni Jocelyn, yung, ha? Sa Grand Hyatt. O, i-reserve ko yung the whole, ano. Salamat hindi na lang sir, po, sir. Hindi na, sir. Private room. With salamat na lang candlelight. Po. Candlelight. Tapos, yung isang room na suite. Tapos, sasamahan nyo ng robas. O, di magdamag, maghapon magdamag kayo din, sir. Extreme. Extreme na yun, sir. Yung ito, regular. Ito, extreme. Yes, po. Okay, ma'am. Hindi na po. Salamat na lang po, sir. Hindi, ganito lang, ma'am. Mag-usap na lang po kayo, ha? Schedule. Odette, ay, Sherid. Yes, po. Schedule natin sila, ha? Apo. Sige, ma'am. Schedule namin kayo. Sasama po kami. Okay? Okay na. Okay na, ma'am. Sabi mo, okay na, sir. Okay, usap. Nag-okay na si ma'am, eh. Okay. Okay. Ma'am, okay, usap sir. Sa barangay. Kaming bahala, ha? Basta't kung bahala, ma'am. Basta off-air, kausapin natin, ha? Mag-usap. Sasamahan namin kayo, sir, ha? Okay. Sige. Thank you, sir. Thank you, po. Thank you, ma'am. Thank you.